So hello guys and welcome to our next topic. So compressibility of soil part 1. So medyo mahaba siya and I think itong part 1 pa lang ay abutin ng mga more than 1 hour sa pag-discuss. And ito kasing compressibility ay one of the most important. So importante din siya sa lalo sa ibang mga geotechnical structures or projects, for example sa mga highways, sa mga airports, sa ports, yan. So importante na alam natin or may idea tayo dun sa compressibility ng soil kung saan itatayo yung structure. Okay, so let's begin. So here are the references and a major reference ko for this module is the Principles of Geotechnical Engineering by Braham Das. So, kung mag-further reading kayo, suggest ko na ito yung gamitin nyo kasi iba-iba kasi ng ano ang mga authors, iba-iba ng notation. Okay? So, iba yung notation na ginamit ni Das, iba rin yung notation na ginamit or mga symbols na ginamit ni Budu. Pero parehas lang naman actually yung mga principles, yun nga, iba-iba lang ng notation. And sobrang dami kasing parameters and notations tayo nagagamitin. So, yan, fix na lang tayo sa mga notations na gagamitin ni, or na ginamit ni Das, Abraham Das. And yun naman sa module ni URS ay dito naman galing. Halos sa same naman nun kay Abraham Das. Kasi ito din reference nila nung gumawa. Okay? So, let's start with the definition of terms. Marami kasing bagong mga terms tayo na malalaman or madidiscover dito sa part na ito, sa compressibility of soil. Okay? So, let's start with the elastic settlement. So, from the word elastic, meaning recoverable upon loading. So, yeah. Ang isang example ng elastic material ay rubber. Pag ni-stretch mo siya, babalik siya sa original state niya. And it follows the Hooke's law. So, kung dun sa, ano nyo, sa mechanics of deformable bodies, di ba ganyan ang Hooke's law? So, ito ang stress, ito ang strain. And then, yung slope nung, ano, nung curve is the modulus of the modulus of elasticity or Young's modulus. Okay, so, yan. So, yung soil ganun din, meron ding part ang soil na elastic siya. And most of the time mas nare-reach niya yung ano, yung plastic state or yung critical state. So sa pagdating natin sa shear strength, pag-aaralan natin. Okay, so yan. Merong elastic settlement and then meron pang ibang klaseng settlement. Consolidation is the time-dependent settlement. Yan. So, consolidation settlement ay time-dependent siya, meaning nakadepende siya sa time. So, sabihin, habang tumatagal yung stress increase dun sa soil, mas nagko-consolidate siya. Ibig sabihin, nung consolidate ay mas na, ano siya, nako-compress or yung mga voids ay mas lumiliit or mas na PPP yung soil. Okay? So parang sa Tagalog na PPP or nako-compress. So from ang tinatandaan ko lang dito ay yung word na solid. So from the word solid, nagiging solid yung soil. Parang nagiging matigas siya. Okay? So consolidate. So time dependent siya and then result siya ng expulsion of water. Ibig sabihin, sa pag-saturated kasi yung soil, di ba, all the voids are occupied by water. Okay? So, kapag ka nag-apply ka ng induced stress or ng stress increase, ano mangyayari dun sa voids? So, mawawala yung voids. Pag nawala yung voids, ang tendency is ma-expel yung water. So, lalabas yung mga water. So, yun. Yun ang tawag dun sa ano na yun, dun sa process na yun, ay consolidation. So, mamaya, explain ko sa inyo yung theory of consolidation by Terzaghi in details. So, primary consolidation is the change in volume of a fine-grained soil caused by the expulsion of water from voids.
and the transfer of stress from excess pore water pressure to the soil particles. And so, merong dalawang klase ng consolidation, the primary and secondary. Mamaya yung secondary, pag-aralan natin. Ay, de-define naman natin. Pero yung consolidation na ang nagko-cause ay expulsion of water from the voids. Yan yung term ng ano, yan yung keyword or key phrase na tatandaan nyo. Expulsion of water from the voids. Primary consolidation yun, nangyayari. And normally, ang primary consolidation, hindi naman siya maabot ang taon. So, parang mga ilang months lang na achieve na ni soil yung primary consolidation. And primary consolidation is important because ito yung pinakamalaking settlement. Dito nangyayari yung pinakamalaking settlement na pwedeng mangyari sa isang sa clay layer na nasa ilalim ng foundation. Okay? So, yun yun. And then, secondary compression is the change in volume of a fine-grained soil caused with adjustment of the soil fabric. So, yung secondary compression or secondary consolidation sa ibang books. So, hindi na siya about sa voids na yung water na na-expel from the voids. So, di ba sa primary consolidation, yung water na-expel or naalis or umaalis mula sa voids, then nakocompress ngayon yung soil. So, sa secondary compression or sa secondary consolidation, so kung ayan yung soil particle o yung clay particle, di ba may fabric yan or may internal structure yan sa loob eh. So, ayan ngayon yung makocompress yung mismong soil particle. So, parang ganyan. So, exaggerate lang ako. So, from here, naging ganito or napipipi siya. So, yun, ang tawag dun sa settlement na nagkocause nun na nitong ganitong pangyayari ay secondary compression or secondary consolidation. So, internal ang nangyayari. So, nangyayari siya after ng primary consolidation and sobrang tagal ang inaabot ng secondary consolidation or settlement. Secondary settlement. Matagal na panahon yun. Okay. And the next one is the excess pore water pressure or the sigma delta U. This is the pore water pressure in excess of the current equilibrium pore water pressure. For example, if the pore pressure in a soil is U sub O or U sub 0 and a load is applied to the soil so that the existing pore water pressure increases to U sub 1. So, di ba pagka nag-ano ka kasi ng load instantaneously, hindi naman kagad mag-dissipate yung water, hindi kagad ma-expel yung water, di ba? So, ang tendency nun, yung ibang water ay magre-resist dun sa stress na nadagdag mo. So, ang tawag dun sa excess pore water pressure, ang tawag dun ay excess pore water pressure, okay? And then, after some time, mawawala din yung excess water pressure. Unti-unti mag-dissipate yan. And then, ang matitira na lang ay yung soil particles, yun na lang ang magdadala ng ating total stress increase. So, ang magdadala na lang nun after ma-expel yung water ay yung soil solids o yung soil skeleton. And then, yun nga yung tinatawag natin na effective stress. Okay. Drainage path is the longest vertical path that a water particle will take to reach the drainage surface. So, importante ito sa time rate of consolidation or kung gano'ng katagal magkoconsolidate yung water. Kasi, may drainage path na tinatawag. So, for example, ito yung clay layer mo. Then, may bedrock ka dito. Okay? So, yung bedrock is, of course, as we all know, impermeable or halos walang nag-anong water dyan. So, ito yung clay mo. And then, sa taas niyan ng clay, pwedeng may iba pang soil. Pwedeng sand or silt. Then, one way ang drainage mo dito. So, sabihin, papataas yung ano. By theory of consolidation, nag-expel ang water pataas. So, in real life, hindi naman talaga lahat pataas lang. Eh. Pwedeng sideways din or pwedeng pa ganyan. Pero, sa assumption ni Terzaghi sa kanyang theory of consolidation, so one way lang ang drainage. And that's yun yung longest path ng water drainage surface. So, yan, papataas siya. Tawag doon drainage path. And then, yung drainage path natin dito, for example, is ito. Itong thickness ng clay layer. So, yan yung drainage path natin. So, from here, aakyat yung mga water habang nag-a-apply ka ng load. Next, past maximum vertical effective stress is the
is also known as the pre-consolidation pressure. So sa book ni Budo, kasi itong mga definition terms sa book ni Budo, sa libro niya, pero yung ginamit kong reference sa mga succeeding is yung kay Das. Si Das, ang tawag niya ay pre-con pressure or pre-consolidation pressure. And si Budo, ang tawag niya, past maximum vertical effective stress. So, same lang naman yan. It is the maximum vertical effective stress that a soil has subjected to in the past. Okay, so, yung soil kasi, bago pa man nagkaroon ng mga, andyan na yung earth, di ba? So, maraming theories kung paano na form ang mga soils. So, pwedeng sa underground, nagkaroon ng, lava or ng volcano. So, pwedeng doon. Nagkaroon ng mga mountains and then valleys, di ba? Pwede rin naman by weathering, alluvial and colluvial soils, di ba? Yung by transported by water and transported by air. So, hindi natin alam kung ano yung napagdaanan. For example, ito yung clay layer. Hindi natin alam kung ano yung nangyari sa kanya after millions of years or kung kailan siya nalagay dyan, kailan siya napunta dyan, di ba? Wala tayong kaalam-alam. For example, baka dati mayroong bundok dyan and then nagkaroon ng flood na wash away yung bundok. So, itong bundok na to, before yung flood, meron ng stress yan. May stress-induced na yan dito sa clay layer mo, sa clay layer na kinoconsider natin. So, yung sabihin, yung effective stress niyan is the unit weight of this soil multiplied by the height of this soil. So, yun yung effective stress dito. However, nung nagkaroon ng flood, so natangay itong bundok. So, pwedeng naging ganito na lang yung clay layer mo. So, ibig sabihin, nawala yung overburden pressure sa kanya. So, ang tendency is mag-over-consolidate. Meaning, magsuswell ngayon yung soil. So, pwedeng tumaas siya ng konti. Ganyan. Pag nag-swell kasi, di ba, medyo taakat yan eh. Or mag-expand. Sa expansive ang clay, di ba? Normally. So, pwedeng nagkaroon ng ganyan. Ang tawag dyan ay over-consolidation. And then, naglagay ka ngayon na during the present time, so sa time mo ngayon, naglagay ka ng structure or ng building sa ibabaw ng soil, ng clay layer na yon. So, ang tanong, which is greater? Yung past na dinala ni clay layer or yung present na dinadala niya ngayon. Okay, so kung mas mataas yung past, ang tawag doon, over-consolidated clay. Ibig sabihin, nag-over-consolidate yung clay. So, from mataas na effective stress, napipi siya ng sobra, and then, nilagyan mo ngayon ng bagong structure na mas mababa kaysa dito. So, parang ganun siya. And nakukuha itong pre-consolidation pressure using laboratory experiment, yung consolidation test. So, mamaya explain ko sa inyo kung paano. Pero yung idea, ganun yun. So, hindi natin alam kasi kung ano yung pinagdaanan ng mga clay layers. So, yun. Normally consolidated naman is the one that has never experienced vertical effective stress greater than its vertical effective stress. For example, ito yung, di ba, may mountain nga dyan. Pero yung nilagay mo naman na effective stress or total stress increase dito sa soil, sa clay layer, ay mas malaki pa rin yung binibigay nitong structure na to compared dito. So, ang tawag dun sa soil, sa clay layer mo ngayon is normally consolidated. Okay. So, pag over-consolidated soil, the one has experienced vertical effective stress greater than it is existing. Or yung ngayon, mas mataas yung sa kahapon or yung sa past niya. Then, meron tayong tinatawag na over-consolidation ratio. It is the ratio by which the current vertical effective stress in the soil has exceeded in the past. So, yung OCR, ang formula niyan is yung past effective, yung past over the present effective stress. O yung current. Ang habang notation itong current. Then, compression index. And mamaya may formula naman to natin. I-verify ko. Nakalimutan ko kung alin. Pero ano yan? Past over present. Okay, so ang compression index is the slope of the normal consolidation line in a plot of the logarithm of vertical stress versus void ratio. Yan. So, yung CC or yung compression index ay nakukuha yan sa consolidation test. Pag nag-consolidation test ka, may ipa-plot ka na
void ratio versus effective stress. Mamaya i-ano ko sa inyo. And ginagamit itong compression index sa pag-compute ng primary consolidation settlement. Okay, so mamaya makakita natin kung paano siya ginagamit or kung paano siya nakocompute. Then, meron din tinatawag na CS or swell index. So, other terms ay unloading-reloading index or recompression index. It is the average slope of the unloading-reloading curves in a plot of the logarithm of vertical effective stress void ratio versus void ratio. Okay, so sa, ginagamit din to sa pagkuha ng primary consolidation settlement ng mga over-consolidated soils. Okay. Then, modulus of volume compressibility is the slope of the curve between two stress points in a plot of vertical effective stress versus vertical strain. Yan. So, ito naman, ginagamit sa pagkuha ng time rate of consolidation. Yan. Mamaya, makita din natin yan. Kasi, with respect to ano siya, strain. Eh, ang strain kasi with respect to time yan. Then, modulus of elasticity or Young's modulus is the slope of the stress-strain response of an elastic soil. So, pang elastic soil lang siya. And then, magagamit siya sa elastic settlement. Okay? So, ang stress-strain curve kasi ng normal na soil ay ganito. So, ganyan kapag ka merong pit at saka merong ano, pwede rin ganito. Yan. So, ito lang yung elastic part. And then, ito, yan. Yan lang yung elastic part. And then, ito ay, ano na, plastic na yung ano, soil. Okay. And then, ito yung tatlong settlement na as of now, ito yung ginagamit sa pag-compute ng settlement ng mga soil or ng soil. Yung sand kasi, normally, ang ito, present to sa clay lahat. So, yung elastic, actually, yung consolidation kasi, meron din sa sand yan. Pero, mas binibigyan pansin natin yung clay kasi mas compressible ang clay at saka mas ano siya, siya yung mas nagko-consolidate at saka matagal yung consolidation niya and siya yung mas mataas ang settlement. Yung sand hindi naman masyado eh. Eh, pag nag-reorient naman kasi yung sand sa void ratio niya, okay na yun. I mean, yun na yung mismong settlement niya. Pero yung clay kasi, ang tagal ng settlement ng clay. Kaya itong tatlo na to, itong elastic deformation, itong primary consolidation, tsaka secondary compression or consolidation, ay naabot ng taon yan. Okay, lalo itong secondary compression, ang tagal. Kasi ano yun, soil fabric or internal na yung settlement na nangyayari. Pero yung primary consolidation, mga ano lang yan, months or 1 to 2 years. Ganyan. Yung elastic, ano lang yan, mabilis lang yan. So let's start with the elastic settlement. Yan yung, nakalimutan kong sabihin pala, yung total settlement, add mo lang yung tatlo na yun. Okay, so kung yung tatlo na yon ay papakompute sa'yo. So, isa-isa mo siya kukompute and then add mo lang. Yun na yung total settlement. Yan. So, ito ay yung diagram ng kung paano nagsisettle ang soil elastically or ibig sabihin, babalik pa siya sa original state niya after mag-unload. So, ito ay for clay soils and then to for sand. Makikita niyo sa clay, nag-deform siya like parang beam. Diba? So, nag-apply ka ng uniformly distributed load. So, pwedeng foundation, pwedeng slab. And then, ganyan yung ano niya. Ganyan yung behavior niya. Para siyang parabolic curve. Diba? So, ang assumption dito, yung foundation mo ay flexible. Okay, so, for example, meron kang isolated footing. And then, pagka nag-apply ka ng load, so ang magiging, pwedeng mag-deflect itong ano mo. So parang paganyan. So exaggerate lang yan, exaggerated. So, pwedeng paganyan. Kung flexible yung footing, or yung slab, or yung beam, kung ano man yun. And then, pag naman hindi flexible, or for example, rigid yung foundation, or na-assume na rigid, for example, slab na makapal, or mat footing, for example, rigid siya, rigid mo siya iti-treat, ang magiging settlement niya ay parang ganyan. Straight lang yung elastic settlement. Okay? To actually itong foundation, itong isolated footing pwedeng rigid din eh. So depende yan sa designer kung paano niya i-assume. Eh. Okay? And then yung ano, yung
itong flexible foundation, pwede rin pala to sa mga ano, sa mga rails ng trains, mga railways, di ba? So magde-deform kasi yan. For example, ito yung rails mo. Sorry, ang pangit. Tapos ayan yung railings mo. Or di ba ano yon? Ito ay elevation view. So kung ito yung train, so pwede mag-deform yan pag ganyan, eh, di ba? Sorry. Yan pag ganyan. So nakikita ko to sa ano eh, sa LRT MRT ganyan. So pwedeng considered natin siya as flexible foundation. And then yun, doon pwedeng yun pala ang isang example ng elastic settlement. So yung mga ganun. Kung naka ano siya sa soil, then pwede magkaroon ng elastic settlement doon. So maglo-load and re-load. Then pag sand naman, ganito ang magiging itsura ng settlement profile. So meron yung parabolic niya, instead na pag ganito, so gaganon siya. Parang lumalaban yung soil. And then pag rigid naman, yan, same lang nung sa kabila, nung sa clay. So note that the settlement profile and contact pressure distribution described are true for soils in which modulus of elasticity is fairly constant with depth. In the case of cohesionless sand, the modulus of elasticity increases with depth. And so, dapat daw yung modulus of elasticity ay constant. So, syempre, yun yung doon nako-compute yung settlement sa modulus of elasticity. And then, ito yung formula ni Das sa pag-compute ng ito yung ginamit niya. So, the elastic settlement is equal to the net applied pressure or the total stress increase multiplied by alpha, okay, or I think this is a constant, and then B prime is, yan, ito yung B prime, B over 2 for center of foundation and B for corner of foundation, kung saan mo kinukuha settlement, or kung saan point, and then ito, at saka 1 minus mu sub S, where mu is the Poisson's ratio squared, and then E sub S is the elastic modulus, and then IS and IF or factors. Okay. Actually, ano lang siya. The elastic settlement is proportional to the applied pressure, the dimensions of the footing, the this expression, kasi lahat ng, marami kasing formula for elastic settlement. Pero itong tatlo lang ang laging present, and then may some constants. Constant or constants. Yan. Ito or yan. So ito yung isa pang example, di ba? Yung load or yung pressure, then yung dimension, and then yung expression multiplied by some constant. So ito same. Q, B, and then ito, then may constant. So actually, yun ang tatandaan nyo. Itong tatlo lang talaga, and then some constant. Itong tatlo, then some constant. Yun. Yun lang ang required sa pagkuha ng elastic settlement. Ngayon, anong formula yung gagamitin nyo? Well, depende yun sa problem. Kung ano yung given. So, actually, may pangatlo pa yata eh. Yan. Ito pa yung isa pang formula. So, ito na naman. Ito ay dimension. Then, ito, BE. B sub E is ang tawag dito ay effective diameter. Okay. So, kung ang foot, ito parang applicable to sa ano eh, sa lahat ng klase ng shape ng footing. So, rectangular, square, or circular. So, chine-change na lang sa circulars yung ano mo, yung footing mo. Para isa lang. Ito ay kay Main and Paulus in 1999. And then, ito yung form, ito yung ano kanina. So, ito, ito, and then ito, then some constants. Yung constants na to ay may formula and merong table na pwedeng gamitin. Okay. So, mamaya sa example, formula yata yung ginamit nila sa pagkuha nung mga yan, nung mga factors na yan. So, try natin tong example na to. For shallow foundation supported by a silty clay, the following are given. So, meron kang length, 1.5 B1 or width 1. Depth ng foundation is 1 meter. Thickness ng foundation, load per unit area, all the stress increase, 190. Modulus of elasticity, 15 by times 10 to the 6.
And then, para sa soil, sa siltic clay soil, ang height niya ay 2 meters below the foundation, poissons ratio 0.3, modulus of elasticity, and then K, or ito factor 2 eh, para dun sa mamaya, dun sa formula. And then, estimate the elastic settlement of the foundation. Gagamitin yata dito ay yung kay Main. Yun, so tama. Ang formula ni Main ay ito. Elastic settlement is delta sigma B sub E I G I F I E over is E sub O. And then, 1 minus mu or the Poisson's ratio squared. Okay, so, yung sigma, delta sigma, yun yung 190. So, check na siya. Then, yung B sub E, kukumputin mo siya using this formula. For, square root of 4 BL over pi. Ang na-compute is 1.38. So, okay na rin yan. And then, yung E sub O given yan. And then, yung mu given. So, ito na lang ang poproblemahin mo. I, G, I, F, and I, E. So, yung I, F, ito yung formula. So, ang haba niya. And then, ito yung sa I, E. Para naman sa I, G, merong figure na ginamit. Then, gagamitin mo sa figure ay ito at saka ito. I think parang ano to eh. Parang yung sa bossiness. Yan. I-check mo lang siya doon. Hindi ko na pinakita yung figure eh. Pero nasa libro to ni Das. Okay? Ganun lang siya. Kukunin mo lang doon yung IG. Then yung IF and then IE. And then salpak mo lang siya dito sa formula. And then you will get, syempre, check nyo yung units. Okay? Kung naka-meters yung ano mo, yung kung naka-kilopascals ka, then dapat lahat naka-meters. Okay? Dapat consistent ang units. Kasi baka lumaki yung makuha mong settlement. Then, ang makukuha mong settlement is in meter. Convert mo lang siya in millimeter. So, 14 millimeter. So, medyo maliit lang yan, di ba? Like mga 1 cm. Okay. Pero yung 1.4 cm. Pero yung settlement na yan, kapag ano yan, kapag differential yan, ibig sabihin, doon sa isang structure mo, iba-iba yung settlement. Or nangyari lang tong settlement na to sa isang poste mo. Yung 1.4 cm or 14 millimeters, relevant yan. Okay? Ibig sabihin, ano yan? Pwedeng makasira or makadamage sa structure. Pwedeng magkaroon ng crack, pwedeng ma-stress yung mga beams and columns mo. Dahil sa stress, sa settlement na ito. Okay? So, for example, may foundation, meron kang structure dyan, then may footings yan, di ba? Yan, may footing. Then, ito, may settlement or nagsettle itong footing na to ng 14 mm. So, ito, hindi naman nagsettle. So, ibig sabihin, matatransfer yung load from here, mapupunta dito. So, bibigat yung ano mo dito, yung loads. Okay? Kasi, yung settlement, yung soil nito, parang bumaba na o nagsettle na. Or pwede, tubabingi yung structure mo. Kaya kung nakakakita kayo ng mga structure na medyo tabingi or nakagewang, may differential settlement na problema doon. Okay, kaya 'di ba sa may nag-report noon 'di ba yung differential settlement. Okay, so one factor sa differential settlement ay iba yung soil na nandito or at saka nandito or pwedeng yung soil dito ay compacted yung nandito ay hindi. So, 'yun. Let's now move to the primary consolidation or the consolidation settlement. Actually, there are two, 'di ba? Primary and secondary. Yung primary 'yun yung pinakamahaba. And yun din yung pinakamalaking settlement na pwedeng ma-experience ng isang structure. Okay, yung primary consolidation. Importante to kasi, yun nga, malaki yung settlement na mangyayari. And kapag malaki yung settlement na nangyari, syempre ayaw mo naman na yung structure may lumulubog with respect to time, diba? So parang nung first month, ganito siya. And then after 6 months, parang yung ano mo, yung soil ay yung foundation o yung structure mo ay lumubog na ng ilang cm, di ba? So magka-crack yung gilid noon eh pag nakita mo siya paglulubog yun or pag magsisettle. So ayaw natin mangyari yun lalo sa mga malalaking structure. Kaya ang ginagawa ng mga geotechnical engineers or ng mga contractors, pinagsisettle muna yung soil or tinatapos at least yung primary consolidation. Okay? Pag natapos mo na kasi yung primary consolidation, ibig sabihin, sobrang napip na, na-expel na yung water, wala nang water dun sa clay layer na nasa ilalim nung ano mo, nung foundation mo.
So, hindi na mag-aano yung soil. Hindi na magkakaroon ng excessive settlement. Sabihin, tapos na siya sa primary consolidation. Yung secondary consolidation kasi, very minimal na lang yun. And then, napakatagal niya bago matapos. Okay? So, baka wala na tayo dito sa, ano, bago matapos yung secondary settlement. Okay, so, yan. Let's begin with the fundamentals of consolidation. So, when a saturated soil is subjected to a stress increase, pore water or the water in the voids of saturated clay soils gets squeezed out, reducing the volume of the soil causing settlement. According to Terzaghi in 1943, a decrease of water content of a saturated soil without replacement by the water, without replacement of the water by air, is called process of consolidation. So during consolidation, pore water or the water in the voids of saturated clay soil, so nangyayari lang siya sa clay soils, gets squeezed out, reducing the volume of the soil, hence causing settlement, called as consolidation settlement. Okay. So yun ang cause ng consolidation settlement. Yun. Pag elastic kasi, ang cost ng elastic settlement is yung vertical stress increase, di ba? Then babalik siya sa original state niya. So ito yung analogy ng fundamentals of consolidation. So dito nakilala si Terzaghi bilang father of soil mechanics or geotechnical engineering kasi sa contribution niya sa theory on consolidation. So sabi niya, kung mayroon kang isang closed container na merong piston, so ito yung piston sa taas, and then butas yon, merong valve, and then yung valve may faucet or parang closed siya. Okay. And then may spring. And then merong kang platform dito na pwede kang maglagay ng load. So ito yung initial condition. So may water na hanggang dito, then may piston, and then valve closed. Pore water pressure is zero kasi walang load na nilalagay. Then when you apply load, di ba? Meron kang P dito. Ibig sabihin, nag-apply ka ng load dun sa taas. Then walang nangyaring settlement kasi si water ang nagdala ng pressure na yun. Di ba? Water is incompressible, so hindi nagbabago yung volume ni water eh. Di ba? Hindi nagbabago yung volume ng water kapag nag-apply ka ng load sa kanya. Ang mangyayari lang, magkakaroon siya ng pore water pressure. Kaya makikita mo dito, there is an excess pore water pressure which is equivalent to P over A. Yung sa force divided by the area ng piston. Okay? So kung circular to or box, hindi natin alam. Pero yung spring, wala siyang dinalang load. And then, when you open this valve, so ano mangyayari sa water? Ang mangyayari sa water, mag-expel, lalabas ngayon yan. Okay. So yun yung property ng water. Hahanapin niya ngayon yung stability. Then, kapag nag-expel na yung water, ano mangyayari dun sa spring? So, magaan siya. Magsisettle siya unti-unti. Or magde-deform siya unti-unti. And then, yung pore water pressure ay mababawasan. Matatransfer sa spring. Okay? Nag-guess nyo? Yung spring na to, by the way, ito yan yung tinatawag na solid skeleton. Okay? So, yan yung soil skeleton. And then, ito yung reason kung bakit sinabi ni Terzaghi na ang effective stress ay, ang nagdadala ng effective stress ay yung soil skeleton or yung soil particles at hindi yung water. Okay? So, ito yung reason, itong experiment na to, ang reason kung bakit niya nasabi yun. Diba dun sa theory of effective stress na natin, dun sa discussion natin dun, sabi natin, the effective stress is the total stress minus the pore water pressure. Okay? Yeah. So, ang effective stress, ang nagdadala nun ay si soil skeleton. Si water kasi, magdi-dissipate lang yan. Mag-expel lang. Okay? And then, when time na mag-stabilize na yung system, for example, hindi nagagalaw yung spring, hindi na gumagalaw, and then naubos na rin yung water na pwedeng maubos, magiging zero ngayon si pore water pressure, and then yung load na dinadala na to, ang nagdadala na lang talaga is the
spring. And sa analogy natin, the spring is the soil skeleton. Okay. So the P is, or the load is equivalent to the effective stress. Okay. So yun yung reason kung bakit ang effective stress nga ay siya yung nagdadala talaga nung total stress or nung load increase, 'di ba? So ito yung yan yung analogy niya, or yan mo maintindihan ng mas maganda or mas matindi yung theory of consolidation and then theory of effective stress na din. Okay? So, dito naman so dito sa part na to, dito sa right side, yan yung ano, ito lang yung pinapakita yung total stress increase at saka yung ano, effective stress at saka pore water pressure. So dun sa umpisa nung test, 'di ba, yung time is zero. So puro pore water pressure lang ang nagdadala, 'di ba? And then kapag binuksan mo na yung valve or pag nag-expel na yung ano, expel na yung water, nag-start nang mag-dissipate or mag-drain yung water. So magsha-share na ngayon si pore water pressure at si effective stress dun sa total stress increase. And then pag wala nang water na nag-expel, pag naubos na, there comes the time na it comes the time na effective stress is equal to the total stress increase. Okay? And then dito naman sa figure na to, dalawa yung drainage ng clay layer. Isa sa taas, isa sa baba. And then ganito yung itsura ng pag naglagay ka ng piezometer. So ganyan yung magiging itsura niya, parabolic. Pinakamataas ang pore water pressure dito sa may gitna, sa middle. And kapag ka kasi nag-apply ka ng load, normally kinukuha ang settlement sa gitna ng clay layer. Kaya diyan natin kinukuha yung effective stress . Okay? Tsaka nandiyan kasi yung pinakamataas ang pore water pressure . 'Di ba? So kung nandiyan yung pinakamataas ang pore water pressure, nandiyan yung pinakamababang effective stress, right? So dito mangyayari yung settlement or yung consolidation settlement sa gitna ng clay layer. And by theory of mechanics, 'di ba? So yung law of interaction ni Newton, 'di ba? Pag nag-apply ka ng load dito, merong ano dito, may reaction dito sa baba. So same 'yan. Ibig sabihin, dalawa yung nagre-react sa clay layer, isa sa taas at saka yung reaction sa baba. And then napipipi ngayon si soil mo, si clay. And then magkakaroon na ang assumption natin, yung settlement ay nangyayari dito sa gitna. Okay? Then dito sa taas nagdi-dissipate ang or nagde-drain ang water. Yan. So fundamentals of consolidation pa rin, for sandy soils which is highly permeable, no pore pressure built up when stress increases. The pore water drained immediately and then the elastic settlement and consolidation occur simultaneously. So, sabay na si elastic and consolidation for sandy soils. For clayey soils, which is highly impermeable, pore pressure is built up when stress increase. No immediate pore water pressure, pore water draining. Di agad na nagde-drain yung water. So, di ba impermeable, tawag dito? Highly impermeable or ang baba ng coefficient ng permeability. Diba? So, hindi agad nagde-drain yung water. So, nagkakaroon ng pore water pressure or excess pore water pressure. And it will take time much longer for pore water to expel or para maubos siya at mag-stabilize yung soil. The pore pressure will dissipate over a long period. Consolidation occurs long after elastic settlement. Yan. So let's now move to the consolidation test. Okay, so this is important in computing for the settlement. So hindi ka makakapag-compute ng settlement ng soil, or hindi mo mapipredict ang settlement ng isang soil sa isang field kung hindi ka magko-conduct ng odometer test or consolidation test. Okay? So ang tawag dito sa mga dito sa machine na ginagamit sa consolidation test ay odometer test. And ito yung dinevelop ni Terzaghi. Okay. Yan. So ito yung odometer test din sa school namin. And ayan, tatlo yan. Tapos ito yung frame. Actually, ito yung odometer test, ito mismo. And then, meron siyang parang lever. Then, dito nilalagay yung load.
Then, ito naman yung lagayan ng soil. Maliit lang to. Ito siya. Ito. Ito ay, yan. So, dyan mo ilalagay ngayon yung soil. And then, ito may valve dito kung nakikita nyo. Dyan nag-expel yung water. Okay? Then, dito mo ilalagay yung soil layer mo. Then, ito yung schematic diagram niya. Ayan yung soil. Ito yung porous medium, then saturated siya. Meron ditong water. Pupunuin mo ng tubig to. Then, tatakpan mo. Ito yung porous. And then, tatakip mo ngayon to dun sa ibabaw. Which is ito yon. Then, ito yun. Ito dito ngayon mag-a-apply yung load. Ayan, yung load P. Ngayon, once na mag-apply ka ng load, magkakaroon ngayon ng dial reading dito. Sabihin, magsasettle yung soil. Then, yung dial reading na yan, dito sa ano namin. Ayan, ito yan, nasa taas. Yung transducer, nasa taas yan. Nakakonekta yan sa computer. So, buhay yung computer habang nag-consolidation test ka. And itong consolidation test, maabot to ng ilang araw din. 4 days, 5 days, 7 days. Or depende kung paano mo siya isa-set up. Okay, so yan yung soil sample. And then, habang nagko-consolidation ka, okay, so maglalagay ka ngayon ng load. So meron kang initial load, then after some time, maglalagay ka ulit ng pangalawang load, and after some time, load na naman. So for example, every 24 hours or 48 hours, naglalagay ka ng load o tinadagdagan mo yung load. Then magkakaroon ngayon ng graph yan. Mamaya papakita ko sa inyo kung ano yung itsura ng graph. Yung graph na yon, doon mo makikita yung mga parameters ng soil during consolidation. Okay, then yun yung mga parameters na yon, yun yung gagamitin mo sa pag-compute ng settlement sa field. Okay. Then kung makikita nyo, meron ditong ano, meron ditong hose. Parang maliit na hose. Yan, tatlo yan. Then merong may mga pan sa ilalim yan. So diyan lumalabas or diyan yung na diyan nangyayari yung expulsion of water, 'di ba? Sabi nga nag-ano yung water lumalabas yung water. So diyan nangyayari. So pumapatok yung tubig diyan. Okay? And then ito yung ano summary ng steps. Place sample in ring. So yung soil lalagay mo doon, apply load, measure height change, then refit for new load. Okay. So yan, the before and after. Okay. And so, time deformation plot during consolidation of a given load increment. So itong plot na to, ito yung nagpapakita ng ano, ng settlement ng soil with respect to time. Okay? So sa initial settlement, yan. So, pwedeng dito nangyari yung elastic settlement, diba? Pwedeng dyan. Then, primary consolidation dito sa part na to. So, kung makikita nyo, siya yung may nagko-contribute sa pinakamalaking settlement. And then, secondary settlement, maliit na lang yun, konti na lang. Okay, so, initial compression, which is caused mostly by preloading. Primary consolidation, during which excess pore water pressure gradually is transferred into effective stress because of the expulsion of water. And then, secondary consolidation, which occurs after complete dissipation of the excess pore water pressure, then some deformation of the specimen takes place because of the plastic readjustment of soil fabric. Ito na. Dito na tayo sa ano sa medyo technical na part, yung pag-compute ng mga parameters. Okay? So, ipapakita ko muna sa inyo kung paano ito, related pa rin to sa odometer test. So, yung computation part, 'di ba? Kanina yung test, pinakita ko kung paano ginagawa. Then ito naman, paano mo ko-compute yung mga makukuha mo dun sa odometer test? Paano mo siya gagamitin? Anong gagawin mo sa kanya? Step 1, calculate the height of soil solids or the solids in the soil specimen using the equation. Yan. So ito yung equation, and then ang kailangan mo prior to consolidation test is the specific gravity of the soil. So mag-specific gravity test ka muna bago ka mag-consolidation kasi kailangan mo siya dito. Then, calculate the initial height of voids as, I think, minus to. Total height ng soil minus yung height ng soil solids. Yung height ng soil solids ay galing dito. Then, makukuha mo yung height ng voids. And then, calculate the initial void ratio. Yung initial void ratio, kasi diba, kapag magpa-plot na tayo ng consolidation curve or no data from consolidation test,
void ratio yung isa sa mga ano natin. So dito yung void ratio and then dito yung log of effective stress. Yan. So kailangan mong makuha ngayon yung initial void ratio, which is ito, HB over HS. And then number 4, for the first incremental loading, sigma 1, which causes a deformation delta H1, calculate the change in the void ratio. Yan. So change in the void ratio for the first reading or sa first load na nilagay mo is delta H sub 1. So, makukompute mo delta H sub 1 using the dial na nando dun sa odometer mo or using the computer na marirecord niya. Okay. So, divide mo sa H sub S. Okay. Then, ngayon, calculate the new void ratio after consolidation caused by the pressure increment. Yan. So, E1 is equal to E0 minus E sub 1. So, habang naglalagay ka ng mga loads, ito actually, ulit-ulitin mo na lang yan eh. First loading, second loading, and so on. Then, habang naglalagay ka ng load, ganito yung mangyayari sa soil mo. Okay, sa curve mo. So, ito yung initial. Then, naglagay ka ng load, so ganito na siya. And then, bababa ng bababa yung void ratio. So, habang lumiliit yung void ratio, okay, so tumataas. Habang tumataas pala yung effective stress or yung pressure loading na nilalagay mo, bumababa yung void ratio. Sabihin, nakocompress yung soil. Kaya nga compressibility or consolidation. Okay. Then, makakabuo ka ngayon ng curve na ganito. At the end of your consolidation, so yan. Baba, ito na yung final ano mo. So, hindi na halos hindi na gumagalaw yung soil. Sabihin, halos na-dissipate na lahat ng water. Pwede ka nang mag-stop. So, ito yung example. Ayan. Following are the results of a laboratory consolidation test on a soil specimen obtained from the field. Okay. Dry mass is 128 grams. Height of the specimen is 2.54 at the beginning. So, yan yung height. Then, GS and area, ito. Make necessary calculation and draw the E versus log sigma prime curve. So, ano napansin nyo? Habang tumataas yung effective stress, okay, bumababa naman ang void ratio or ang final height. So, nakocompress yung soil. So, ito yung curve. So, una mong kukomputin is the HS and then compute for the void ratio. So, the void ratio is HV over HS. And ayan. Then, i-plot mo to at saka ito. Ito ay naka arithmetic scale, ito ay naka logarithmic scale and log scale. Then ganyan yung magiging itsura ng curve. Okay, so there are two types of clay based on its stress history. Diba na discuss ko na kanina kung ano yung ibig sabihin ng normally consolidated and over consolidated. So depende siya dun sa stress history. Ano yung kasaysayan ng soil? Ano ba yung dati niyang na-experience na stress? Ang difference kasi niyan, pag over-consolidated ang soil, mas konti yung magiging settlement niyan. Kasi over-consolidated na siya eh. Or masyado na siyang napipit. Tapos nag-swell na lang siya ng kaunti. Pag normally consolidated, ibig sabihin, yung present niya, yun yung ano niya. Yun yung greatest stress na naranasan niya. Okay? So, paano mo malalaman yung kung over-consolidated or normally consolidated? So, siyempre, magkakondak ka ng consolidation test. Okay, and then, kukompare mo ngayon yung consolidation test dun sa condition ng soil mo dun sa field. Okay. For the determination of pre-consolidation pressure, okay, merong pinupose si Casagrande. Yung pre-consolidation pressure, di ba sa definition natin, yun yung maximum stress na na-experience ni soil sa past. Okay? So, pero syempre, hindi naman natin mababalikan yung stress history o yung pinagdaanan ng soil. So, di ba, hindi na natin makahalungkot yung kasaysayan niya. So, ang gagawin natin, magkoconduct ka ng consolidation test. Then, from the consolidation test, magkakaroon ka ng idea. So, di ba, parang ano, inaano mo siya, pinag-aaralan mo si soil. Pag pinag-aralan mo siya or kinilala mo siya, kinilatis mo siya, magkakaroon ka ng idea kung ano yung pinagdaanan niya. Parang ganun yun.
So, step 1, by visual observation, establish point A at which the E log sigma prime plot has a minimum radius of curvature. Ano ibig sabihin ng minimum radius of curvature? Diba from the analytic geometry, so diba, yung mga curves kasi natin ay series of circles yan, diba? So, hanapin mo lang yung pinaka-sharp yung curve o yung curvature. And then, yun yung minimum radius of curvature. So, dito, yan. For example, dito. Normally, mangyayari sa halos dun sa ano, sa kanto. So, kung maglalagay ka ng straight line dito, then straight line din dito. So, andun dun siya sa kanto. Yun yung minimum radius ng curvature. Then, draw a horizontal line AB. So, pag nahanap mo na yung point na minimum ang radius ng curvature, draw ka ng line AB, horizontally. Draw a line AC, tangent at A. So from this point, sa A, draw ka ng tangent line pababa. Then, magkakaroon ko ngayon ng angle BAC. Dun sa BAC na yon, gumawa ka ng angle bisector AD. So, ibig sabihin, yung angle na to ay equivalent din sa angle na to. And then, gawa ka ng tangent line or yung itong straight line kasi normally straight line to eh. Okay? Yung GH. So, from here, maging straight line yan, then tsaka kaka-curve ulit dito. So, itong GH na to, extend mo siya hanggang dito sa pataas. Then, makikita mo yung point of intersection ni GH at tsaka ni FD or ni AD, which is point F. Doon sa point F na yon, i-project mo siya pababa. And then, that is the pre-consolidation pressure. Or that is the past overburden pressure na na-experience ni Soy. Or greatest past overburden pressure. And it is denoted by sigma prime C. Okay. Doon sa libro ni Das. Ngayon, ano yung purpose niyang pre-consolidation pressure? Yan. So, syempre, para malaman mo yung OCR. Then, pag nalaman mo na yung OCR, sa doon mo malalaman kung paano mo kukompute yung settlement ng soil. Kasi, yan, sa susunod na mga, sa mga next slides, malalaman natin kung paano kasi kukompute yung settlement eh. Okay. So, yan, yung OCR, makukompute mo siya using this formula. So, the pre-con pressure divided by the present vertical effective stress. Okay. So, if the present vertical effective stress, siya na yung greatest or the highest vertical effective stress na na-experience ni Sol, then the OCR mo is equivalent to 1. Then, it is said to be normally consolidated. Okay? Or under-consolidated. Meron din kasi tinatawag na under-consolidated. Eh. Pag yung under-consolidated, yun, less than 1 yung OCR, yung OCR mo. Yun. Pero, hindi na natin siya hindi natin siya focus ngayon. Yung under consolidated. So ano lang tayo, normally and over consolidated. So OCR yan. Pa greater than 1, over consolidated ang soil mo. And then ito mayroong mga ginamit na or mayroong mga proposed tag dito. Equations, empirical equations ang mga researchers. So, si Stas sabi niya pwede mo makuha ang precon pressure using this formula. And si Hans Bo, pwede mo siyang magamit using the cohesion sa VST or the undrained shear strength obtained from the vein shear test. Yung vein shear test, nasa ano yan? Pag-aralan natin siya sa shear strength ng soil. Okay, so ibig sabihin, may relation pala si precon pressure at si vein shear strength. Okay. So ito example sa pagkuha ng precon pressure. So ito yung mga pressure sa odometer test or sa consolidation test and then ito yun na yung void ratio. So ipa-plot mo lang siya and then apply mo lang yung steps na pre-propose ni Casagrande. Then you will get sigma prime C, 160 kilonewton per square meter or kilopascal. Ito, effect of disturbance on void ratio pressure relationship. Okay. So, ito importante to kasi dito na natin kukuhanin yung parameter sa pag-compute ng settlement. So, di ba, yun nga yung purpose ng ano ng consolidation natin. Kaya natin pinag-aralan yung consolidation theory and yung odometer test, kaya natin siya ginagawa para ma-compute natin yung possible settlement sa field. Okay.
So kasi hindi mo, wala kang idea kung gaano magsasettle yung, so may alam ka, may idea ka kung ano yung effective stress na idadagdag mo o kung ano yung total stress na ipapatong mo dun sa soil. But you have no idea on what would the soil response of the soil. So, paano siya magre-respond dun sa stress na ibibigay mo sa kanya? Magsisettle ba siya ng sobrang baba or magano? And then you can answer that using the consolidation test. And then sa consolidation test makukuha mo yung mga parameters like CC or the compression index and the CS or the swell index. Tapos pag nakuha mo na yon, mas ma-compute mo ngayon yung settlement or ma-estimate mo yung pwede niyang maging settlement kahit papaano. Magkakaroon ka ng idea, ganito pala yung ibababa ng soil ko. Okay, so ito yung steps. Kapag kukuhanin mo yung CC, ang goal natin dito is to compute the CC. Kasi kapag na-compute mo na yung CC, you can compute the settlement eh. Okay, so for normally consolidated grade, ganito yung procedure. In figure 11.2, 20, curve 2 is the laboratory E log sigma prime plot. From this plot, determine the precon pressure, sigma prime C, and then sigma prime O. So, equivalent sila sa isa't isa. So, yung precon pressure is equal to the present effective overburden pressure. Knowing there where sigma prime C is equal to sigma prime naught or 0, draw vertical line AB. Okay, so ito yung initial and then magdodraw ka ng vertical line AB. So initial void ratio and then vertical line AB. Then calculate 0.4 ng initial void ratio and then draw line AF. So, yan. So, ibig sabihin, dapat yung consolidation umabot siya hanggang dito sa 0.4 E sub O. Joint points F and G. Note that G is the point of intersection of lines AB and CD. So, this is the virgin compression curve. Okay? Merong point of intersection si curve na ito at saka si 0.4. And then, si void ratio or sa initial void ratio, meron ding point of intersection with the dito sa precon pressure. So pag pinag-connecta mo silang dalawa, ang tawag doon sa line na ito ay virgin consolidation curve. And then the slope of this virgin consolidation curve is CC. Virgin, ibig sabihin hindi pa siya nagagalaw. Ano ibig sabihin ng hindi nagagalaw? Hindi nadidisturb. I mean, from the field, kukuhanin mo yung soil sample mo, ipapasok mo siya sa consolidation or sa odometer test. Hindi mo siya na-disturb, hindi mo siya nagalaw, hindi mo nagalaw yung void ratio, yung voids niya, hindi mo nagalaw yung moisture content niya. Yun. Virgin consolidation curve. Pero dahil napakahirap gawin nung hindi ma-disturb yung soil, magkakaroon ka ngayon ng remolded specimen and then iaano mo siya ngayon dito. So, hindi sinabi kung saan mag I think tatantiyahin mo siya sa pagitan yata ng dalawa. Or basta mas mababa dito sa curve na ito. Then yun yung consolidation curve mo. Then dito mo kukuhanin ngayon yung CC. Kapag ka nag remolded ka, dito mo kukuhanin yung CC or yung coefficient of compression index. So dito. Pero pag hindi ka nag-remold or pag virgin, dito mo kukuhanin yung line GF. Yan. So that's for the normally consolidated. Paano naman pag over-consolidated yung clay? Pag over-consolidated yung clay, dalawa, yung sigma prime sub O and sigma prime sub C ay magkaiba. So, magdagal lang dito, magkakaroon ka ng dalawang curve. So, ganun pa rin, E sub 0 and then 0.4 ng E sub 0. Then, ito yung curve mo and then meron kang rebound curve. Kailangan mo to kasi kailangan may ganyan ka kasi
itong slope nito, ipoproject mo siya dito. Yan, magkakaroon ka ng slope dito. Then, ito na ngayon yung magiging virgin consolidation curve mo, itong dalawa. So, dalawa siya, H, J, and K. Saan na yun? Ayun o. The field consolidation plot will take path H, J, and K. Okay, so, itong H, J, and K na to, yan ngayon yung magiging compression consolidation curve mo. And then, meron kang CC, and then dito, yung slope nito, ay yung tinatawag na swell index or CS. Same din dito. Kung ano yung slope nito, yun yung slope nito. Kasi poproject mo lang yan eh. Then, dalawa ngayon yung pwedeng maging settlement ni soil. Pwedeng yung soil mo ay from this face. Yan. So, depende sa pressure yan eh. Dun sa total stress increase. Ito kasi yung total stress increase eh. So, if your total stress increase falls within this range from here up to here, so, ang gagamitin mo lang is itong CS. And then, kapag ka more than or pag nag-exceed siya dito, yung total stress increase mo pag dito na sa part na to, so dalawa yung magiging settlement mo. Kukumpitin mo muna yung initial, then meron kang pangalawa. Okay? Maalalaman nyo yan or ma-explain natin yan dun sa mismong formula ng settlement. Ang reason kung bakit ko sa inyo in-explain to, kasi ayoko na na dumating yung time na magtatanong kayo, paano ba na-compute to? Saan ba nanggaling tong formula? Kasi mahaba ang mga formula dito. And gusto ko mas maintindihan yung mabuti na may pinanggalingan yung mga formula na yun. Okay, hindi lang siya basta nag-exist or nag-pop out. At as a civil engineer or an geotechnical engineer, I highly suggest na alamin nyo yung background ng mga formula na yan. And ito, dinidiscuss ko nga sa inyo yung background and sana naiintindihan nyo siya. Kasi, pagka kasi alam nyo yung principle behind that, hindi kayo maliligaw, hindi kayo malilito, hindi kayo magkakamali sa pag-design. Hindi kayo parang kabisote na nag-memorize lang ng formula. Okay, so ito yung pinanggalingan niyan nung pag-compute ng settlement. So, yung settlement is with respect to the void ratio eh. So, proportional yun eh. Okay? Yan. So, ito na. Kukumputin na natin yung settlement. One-dimensional primary consolidation. One-dimensional, it's because yung pag-expel ng water ay vertical lang. Okay? So, hindi na kinoconsider yung horizontal na pag-expel ng water. Okay? So, ito ang, based on the consolidation test or dun sa, ito ang formula. Tsaka dito, dito sa, na to. So, kung ito yung soil mo, then magsisettle yan. Ito yung settlement niya due to the consolidation. And then, yan. Ang formula nito is actually H or the thickness of the soil multiplied by the change in void ratio over 1 plus E. Okay? 1 plus E, I think it's, specific volume. Specific volume. Or the initial specific volume. Okay, yan. So, yan. Na-compute yan based dito sa figure na to. Okay. Ngayon, saan mo ngayon kukuhanin tong change in void ratio? So, kukuhanin mo ngayon siya sa formula or dun sa result ng consolidation test mo. Or dun sa curve mo kanina. Sa virgin, di ba yung virgin consolidation curve? Then, ito yung Ito yung formula nun. Para makuha mo yung change in void ratio using the virgin consolidation curve. Yan. So, kailangan mo lang yung slope and then, yan. So, by analytic geometry, nakuha yung change in void ratio. Hindi ko na siya dinerive, pero, yan. By analytic geometry. Diba kanina, straight line lang yung virgin consolidation curve, diba? Pero, yung, diba ganyan yan? Parang ganyan. Ito yung void ratio. Ito yung void ratio. And then, dito yung stress increase. Yan. So, yung change in stress increase, yun din yung change in void ratio. So, yan. Change in void ratio. Yan. For example, ito yung change in stress increase. Yan. Change in stress. Yan. Ito, log scale kasi ito eh. Yan. Kaya ganyan siya. Okay. So, pag itong delta E, sinalpak mo dito sa formula na to, ganito yung magiging equation niya.
So ganito na yung magiging formula ng settlement or primary consolidation settlement for a normally consolidated clay. CC, compression index, SE, and then initial void ratio, initial effective vertical stress, and then yung initial vertical effective stress is the effective stress of the soil layer where the settlement is required. And normally sa clay yan. Kukuhanin mo yung effective stress sa clay layer. Kaya nga dapat alam mo yung pagkuha ng effective stress pag magko-compute ka ng settlement. Yan, diba na, na-explain ko na din kanina kung bakit sa clay layer, kung bakit sa clay layer kinukuha, o sa mid-height ng clay layer, diba? Para, diba, magkakaroon siya ng, dun kasi nangyayari yung settlement sa clay layer. Okay, and then you also need the change in the effective stress. Okay, so calculation of settlement from one-dimensional primary consolidation. So, yan. Dito, pagka over-consolidated, di ba, dalawa yung case. Case 1 and case 2, yung pinakita ko sa inyo kanina, di ba? Diba, ito yung formula. Hindi ko na kasi pwedeng balikan eh. Di ba, ganyan yun. Tapos, meron pang paganyan. So, yan. So, yung case 1, where sigma prime sub O plus sigma delta sigma prime is less than or equal the ang tawag dito, precon pressure. Yung precon pressure kasi, di ba, nandito yun. Yan. So, pag nandito lang sa part na to, yung ano mo, yung stress mo, ito ang gagamitin mong formula. Pero kapag nandito siya sa part na to, so, dalawa yun. Ito, at saka ito. Okay, so gets nyo. Then, CS ang gagamitin mo dito kasi CS yung slope nitong curve na to. And CC yung gagamitin mo dito kasi ang tong curve na to ay CC yung or yung compression index. And then dito, CS kasi yan, ganyan. So, yun yung pinanggalingan nung formula na to, yung graph kanina. Okay? So, I hope na gigets nyo siya. Pwede nyo naman balikan yung ano, yung formula or yung ano, pwede nyo pag-aralang maigi yung nasa table, sa graph kanina. Okay? Pero yan, ganyan siya nakocompute. And then, correlations for the compression index. Ito, kung hindi ka makakagawa ng consolidation test, you can estimate the compression index using these formulas. Okay? So, merong kay Sis Kempton, merong kay Rendon Herrero, Naharawat, and Roth. And so, iba-iba yan. And ang pangkaraniwang ginagamit ay yung kay Kempton, which is, the compression index is equal to 0.009 multiplied by LL minus 10. So, it is a factor of the liquid limit. Okay. Yan. Pagka hindi ka gumawa ng consolidation test, pwede ka nalang mag-estimate. So, mas madali kasing mag-liquid limit test kesa mag-consolidation test. So, yan. Nag-estimate na lang yung iba. So, mga masisipag. Eh, kasi ang tagal ng consolidation test, weeks ang inaabot nun, di ba? 1 week, 2 weeks. So, depende sa soil. Then, for the soil index naman, pwedeng 1/5 na lang ng CC. So, yun yung ginagamit nila. Then, yan. Meron pang iba. Pero tayo, kapag hindi given, 1/5 of CC ang gagamitin natin. Pero ang the best ay mag-consolidation test ka para makita mo talaga yung actual CS and CC. Yan. So, example natin. The following are the results of a laboratory consolidation test. Yan. So, merong pressure dito and then may void ratio. Then, kung loading ba siya or unloading. Okay. So, 2550. So, yan. Loading yan. Padagdag ng padagdag. And then, hanggang naging 1.6. And then, nagtanggal siya ng load. Naging 800, 400, and 200 na lang. Then, kung mapapansin nyo, yung void ratio from 93 hanggang naging 52. Then, from 52, tumaas ulit siya ng kaunti. So, ibig sabihin, nag-swell. Kaya dito mo makocompute yung swell index sa part na to. Yan. So, calculate the compression index and the ratio CS over CC. On the basis of average, E log sigma prime plot, calculate the void ratio at sigma prime not 1,000 kPa. Okay, so yan. Ipa-plot muna natin siya. And then, yan yung plot. And then, sa pag-compute ng CC and CS, ang gagamitin mong
ang gagamit, ang mas okay na gamitin ay yung points kung saan, o yung stress kung saan, or pressure kung saan, ano, same. Yung loading and yung unloading. Okay. So, for this case, 200 and 400. So, kinuha natin yung void ratio sa 200 para 200 and 400, and then we compute the CC 0.33. And then yung CS naman, dito rin natin siya kinumpute. And then na-compute, nakuha natin is 0.05. Then pag divide mo yung dalawa, yan yung ratio. Okay, 0.15. Okay, di ba? Ang sabi dun sa ano, dun sa formula ni kanina, CCS is equal to 1/5 ng CC, di ba? So, ano ba yung 1/5 ng CC? So, di ba 0.20? So, yun, halos medyo malapit naman. Kaya, yung assumption ay ganyan, 1/5 ng CC. Normally, ang ginagamit. 1/5 to 1 over 10. Di ba? So, medyo valid yung ginawa nila na estimation. So, for part B, yan, CC is equal to, diba yan yung formula. So, in-apply natin to para makuha natin yung void ratio at 1,000. So, yan. Then, ito, 0.57. Okay. Then, ito, another example. For a given clay soil in the field, GS is 2.68, void ratio, initial void ratio, 0.75. Estimate CS based on equations 11.40 and 11.44. Okay, so ito yung equation, yan, direct substitution lang. Yan. So, ano yung pinagkaiba nila? So, magkaiba, 0.167 tsaka 0.228. It is important to note that the empirical correlations are approximations only and may deviate from one soil to another. Okay, so yun. May ang laki ng discrepancy. Pero kung ano ka, kung may time ka, mag-consolidation test ka. And bihira yung nag-ano guys. Bihira yung gumagamit ng mga empirical correlations. Kasi may limitations tong mga to. Hindi natin alam kung anong soil yung ginamit nila nung ginawa nila tong ano na to, mga formulas na ito. So kung ako man ang geotechnical engineer, hindi ako gagamit ng empirical formula kung meron namang way para makapag-conduct ng experiment. So, yun guys ang dapat nating tandaan. So, hindi pine-prescribe. Yun din yung sinabi nung ano ko nung isang geotechnical engineer na na-attendan ko during a seminar. Sabi niya, geotechnical parameters are not prescribed. So, kinukuha yun. It is, ang tawag dun? It is, obtained from the experiment. So, kinukuha siya sa mga experiments. Ito. I think dito magko-compute na ng settlement. Okay. So, a soil profile is shown in figure 11.24. If a normally distributed load sigma, a delta sigma is applied on the surface. Yan. So, what is the settlement of the clay layer caused by primary consolidation? The clay is normally consolidated. Okay. And then the B is, for your letter B, the precon pressure is 200. And for letter C, there is a pre-consolidation pressure of 150. Use CS or swell index 1/5 of CC. Yan. And equation 11.40. So ang gagawin natin dito, kukunin natin yung effective stress at the mid height of the clay layer, and then gagamitin natin yung formula na S is equal to yun. Yan. So nakuha na yung effective stress 76.08, and then yung CC ginamit yung 11.40 na equation. So ito na siya, and then ayun, gagamitin mo na to for the settlement. So, CCH over 1 plus E naught logarithm of yung pagplasin mo yung dalawa divided by, yan. Then, ang makukuha is 126 millimeters. So, medyo malaki. Diba? So, like, ano yan? 12 centimeters. Diba? So, mataas yan. Mga isang dangkal siguro or mahigit isang dangkal. Diba? Then, for part B,
since meron kang preton pressure na 200, and then kocompare mo ngayon yan sa sigma prime naught plus delta sigma prime. Kung less than siya sa sigma prime sub C or sa preton pressure, pag less than, ito yung gagamitin mo. Yan. So, since yung dalawa, 176 is less than 200, so ito gagamitin nating formula. And then the swell index is 1/5 ng CC, so 0.0356. So, anong napansin nyo? Ang liit. Diba? So, pag over-consolidated yung claim, maliit lang yung settlement. Yung 25 lang, compare mo dito. Normally consolidated, 126. Okay? Then, sa part C, yan. So, pag mas mataas, so, 176.08, pero ang precon pressure niya is 150 lang. So, mas mataas siya compare dito. Then, itong gagamitin nating formula. Then, ano napansin nyo? Mas malaki yung settlement compared dun sa previous. So anong napansin nyo, habang kapag mas mataas yung precon pressure niya, mas maliit yung magiging settlement niya. 'Di ba 200 yung kanina, 'di ba? Eh ngayon 150. So tumaas yung settlement. 'Di ba? Okay, so ganun. Then another, refer to example 11.8. Calculate the plot and plot a graph of E versus sigma prime at the beginning and end of consolidation. For each part, 0.8 at the beginning of consolidation, for E at the end of the consolidation, the following calculations can be made. Okay? Yan. Na-plinat lang siya. Yan, pa-plot lang naman pala. Madali lang to. Ito, another example, a soil profile is shown, laboratory consolidation tests were conducted on a specimen collected from the middle of the clay layer. The field consolidation curve interpolated from the laboratory test results is shown in figure 11.26b. Calculate the settlement in the field caused by primary consolidation of surcharge 60 kPa applied on the ground surface. And so, baha pala dito. So, yung groundwater table, ando doon na din yung yung load. Okay. Yan. So, ito yung sa consolidation test. And then, ang pinapakompute sa atin ay yung settlement. So, ang general formula ng settlement is H delta E over 1 plus E naught. Okay. Kasi hindi na niya kinuha yung CC. And so, inano na lang niya. Ginamit niya na lang itong graph. Then, from the graph, yan. So, ang nakuha niyang change in the void ratio is 0.055. Okay? Kasi actual yan eh. And then, yan. 1 plus initial void ratio or 210 millimeters. Okay. So, that's for the primary consolidation. So, secondary consolidation naman, ito mas madali kasi established na yung mga empirical formulas eh. So, di ba sa secondary consolidation, dito siya sa part na to eh. Ayan siya. Ayan. So, meron kang C sub alpha, which is equivalent to this one. And then, ayan. At the end of primary consolidation, that is after complete dissipation of excess pore water pressure, some settlement is observed because of the plastic adjustment of soil fabrics. This stage of consolidation is called secondary settlement. Yan. So, yung CAC or C alpha, yan, is equal to the change in the void ratio during the secondary settlement or consolidation over the log T sub 2 minus log T sub 1. And then, meron tayong tinatawag na secondary compression index, and the computation of the settlement, we use this formula. SS is equal to C prime alpha, where C prime alpha is this one. Yan. H log T2 over T1. T2 over T1, ibig sabihin, importante na yung time sa secondary settlement. Okay? So, time dependent siya. Okay. So, EP, void ratio at the end of primary consolidation. Or parang, yun yung initial void ratio niya during the secondary settlement or consolidation.
And then, yeah, meron ng mga established, ano, for over-consolidated clays, 0.001. Normally consolidated, and then organic, yan. Meron ng mga established C prime sub alpha. Ito, for normally consolidated clay layer in the field, the following are given. Thickness, 8.5, void ratio, 0.8. Pressure index, average effective pressure, sigma prime sub, delta sigma prime, or the stress increase. Secondary compression index is 0.02. What is the total consolidation settlement of the clay layer 5 years after the completion of the primary consolidation settlement? Note, time for completion of primary settlement is 1.5 years. So, 5 years after the completion of the primary consolidation settlement. So, yun. Yan. So, sa primary consolidation, ang settlement niya is 2.15 inches. So, meaning, during the first 1.5 years nung structure, magsasettle siya 2.15 inches. Pag, ano pa siya, pag hindi mo siya kinonsolidate, ha? Or pag hindi mo siya, ano, hindi mo siya, hindi ka nag-apply ng ano ng consolidation. Hindi mo siya inayaang mag-consolidate. Okay? So 2.15. And then tignan niyo naman yung compression ay secondary, 'di ba? 0.59 lang. So maliit na. After 5 years ganito lang yung makukuha niya, 'di ba? Yan. So inapply lang yung mga formula. 5 over 1.5. By the way, yung T2 after yun yung time for the secondary settlement, and then yung T1 time after matapos yung primary consolidation. Then yung total, add mo lang yung dalawa, 2.74. Yun. Kaya nga sabi sa inyo, importante talaga is the primary consolidation. Kasi yung secondary consolidation, very minimal na siya. So manageable naman yun. Maliit lang yung ano, yung settlement, and hindi na siya magbibigay ng stress sa ibang parts or sa ibang sa structure, okay? Like itong 2.15 inches, medyo malaki yan, at ano yan, significant yan sa structure, okay? Pag hindi mo pinansin to, pwedeng mag-suffer yung structure mo, or pwedeng magkaroon ng tiltment, di ba? So magte-tilt yan, or magsisettle, or magka-crack. Yan, ay salamat, tapos namin. Yung part 1 pa lang, napakahaba. Pero yung part 2 maiksi lang naman, hindi naman sobrang haba. Yung sa part 2 ay time rate of consolidation. So, kukompute natin kung gaano katagal ba ang primary consolidation. Yan, sagutan nyo lang to, then sasubmit nyo siya 1 week after nung discussions natin sa compressibility and shear strength. Yan, so tatlo yan. And so if you have question, yan, alam nyo naman kung anong gagawin. Yan, thank you.